Naging maingay nga at usap-usapan sa One Piece community ang Chapter 1037. Dahil bukod nga sa paglitaw ni Zunisha sa Wano, nakita rin natin dito ang Five Elders ng World Government, kung saan meron silang pinag-uusapan na isang specific na Devil Fruit na binago daw ang pangalan para burahin sa history. Bukod pa nga dyan, naawik na nga rin daw itong pinag-uusapan nilang Devil Fruit, which is hundreds of years ago na nga daw na hindi pa na-awake. So ano nga ba itong Devil Fruit na tinutukoy ng Five Elders ng World Government? Bali ngayong araw nga na to, ito yung pag-uusapan natin. Pero hindi ko specifically huhulaan kung ano itong tinutukoy ng Five Elders. Bagkos ilalatag ko sa inyo yung iba't ibang Devil Fruits na may posibilidad o candidate sa tinutukoy nitong Five Elders. Bali bibigyan ko ng rason itong bawat Devil Fruits na to sa possible na pagkakaugnay nila sa pagbabago sa kanila ng pangalan. So kung malinaw na ang lahat, game, umpisahan na natin. Ang una nga sa listahan natin at ang naging pinakamatunog na Devil Fruit at most likely na may pinakamataas na tsansa sa listahan natin, yung Gomu Gomu no Mi ni Luffy. Marami na nga ang nagsasabi na hindi daw talaga Gomu Gomu no Mi itong Devil Fruit ni Luffy, since nakakaya nga daw ni Luffy na mag-transform. At dumagdag pa nga sa pagdududa ng marami, yung pagkukumpara ni Hayogoro kay Luffy sa isang god, which is nagme-make sense nga naman. Dahil itong forma nga ng Gear 4 ni Luffy, literal na kamukha ng isang guardian deity. So kung itong kakayanan ng Gomu Gomu no Mi ngayon sobrang OP or overpower na, paano pa kung ma-awake na to, diba? At ang isa pang nagpa-ignite na special itong Gomu Gomu no Mi, nung malaman natin ang nakaraan neto kay Hushu. Nalaman nga natin na kinuha mismo ng Red Hair Pirates itong Gomu Gomu no Mi kay Hushu. At the fact na sinadya ni Shanks itong Devil Fruit na to, ang meaning lang neto may kakaiba talaga sa Devil Fruit na to. Sa tanong naman kung bakit nga ba ito yung tinutukoy ng Five Elders ng World Government, ang magiging reasoning lang dito yung possible na magiging abilidad ng Devil Fruit na to once na ma-awake na nga ito. At kung totoo nga na hindi ito Gomu Gomu no Mi at ibang klaseng Devil Fruit ito, mas magiging interesting palalo yung kwento. Dahil sa simula nga ng series na itong One Piece, itong Devil Fruit nga ni Luffy ang una nating nakita at nalaman ang pangalan. Kaya naman ang malaman nga na hindi pala ito yung Gomu Gomu no Mi at iba pala ang pangalan neto, sobrang nakakabilib lalo itong si Oda. Hindi dahil sa sinetup niya na simula pa lang na hindi talaga to yung Gomu Gomu no Mi, bagkos yung pagkokonekta niya sa mga mangyayari sa hinaharap. Anyway, ang sumunod naman sa listahan natin yung OP OP no Mi ni Trafalgar Law. Bali ito nga yung una kong naisip nung lumabas yung Chapter 1037. In fact, ginastify ko na nga rin sa spoiler video natin kung bakit ko nasabi na ito yung Devil Fruit na tinutukoy ng Gorosei. At dahil nga yan sa special na kakayanan ng Devil Fruit na to, which is yung Eternal Youth. Mapapaisip ka na lang kasi, dahil bakit patay na patay si Doflamingo sa Devil Fruit na to, diba? Bukod pa nga dyan, kay Doflamingo nga rin natin unang nalaman yung patungkol sa mga awakening ng isang Devil Fruit, plus isa pa siyang Celestial Dragon. At may alam rin itong si Doflamingo sa National Treasure ng Merijoa. Kaya naman itong mga knowledge nga ni Doflamingo, paniguradong may malalim na meaning ito. At alam naman natin na walang nababanggit na ibang Devil Fruit itong si Doflamingo bukod sa OP OP no Mi. Kaya para sa akin, may chance rin na itong tinutukoy ng Five Elders ng World Government na Devil Fruit yung OP OP no Mi. Anyway, ang sumunod naman yung nabanggit ko naman sa chapter review natin, which is yung Kibi Kibi no Mi ni Otama. May kakayanan nga itong Devil Fruit ni Tama na makakontrol ng mga hayop as long as makakain sila ng Kibi Dango na pinroduce niya mismo. Bale, ang konektado naman sa Devil Fruit ni Tama yung paglitaw ni Zunisha sa Wano, since parang minimisdirect nga tayo ni Oda. Dahil nung time nga na sinabi ng mga Gorosei na na-awake na daw yung Devil Fruit na tinutukoy nila, saktong ipinakita nga itong si Zunisha sa isang panel. May mga nagsasabi nga na hindi daw talaga Kibi Kibi no Mi itong Devil Fruit ni Tama, bagkos may kinalaman daw sa slavery, since sumusunod nga sa utos ni Tama yung mga nakakain ng Kibi Dango niya. At mas magiging broad pa nga itong kakayanan ng Devil Fruit ni Tama once na ma-awake na ito. At meron nga ring nagsasabi na kasama daw ni Toki itong Devil Fruit ni Tama nung time na galing siya sa Void Century papunta sa hinaharap. Bakit? Dahil nga sa kakaibang kakayanan ng Devil Fruit na to, which is possible naman. Bali, kung gusto nyong marinig yung paliwanag
paliwanag ko sa Devil Fruit ni Tama ay suggest na panoorin nyo yung chapter review natin. Ang sumunod naman sa listahan natin ay itong Devil Fruit ni Kozuki Toki na Time Time Fruit. Sa mga hindi nakakaalala, ang abilidad nga nitong Toki Toki Nomi kaya nga nitong makapag time travel sa hinaharap. In fact, itong si Kozuki Toki nga nagmula mismo sa Void Century 800 years ago pa. At napunta nga lang siya sa panahon ni Kozuki Oden dahil sa ginamit nga niya yung Devil Fruit powers niya. Pero ang malaking tanong nga kung totoong patay na itong si Kozuki Toki, nasan na yung Devil Fruit niya? So dito na magme-make sense yung sinabi ng Gorosei, which is yung Devil Fruit nga na tinutukoy nila hindi pa daw na-awake centuries ago na. At dahil nga sa pagtalo ni Toki sa future, literal na siya lang yung may hawak ng Devil Fruit niya in the span of 800 years, ba? Diba? Kaya literal na hindi ito ma-awake. Bali itong idea nga ng pagta-time travel sa hinaharap, isang kakayanan pa lang ito ng Toki Toki Nomi. So what if ma-awake pa to? Ano pa kayang possible na magagawa ng Devil Fruit na to? Kaya na rin ba nito na makapag-time travel sa nakaraan? Anyway, ang huling Devil Fruit nga sa listahan natin itong Devil Fruit ni Kaido na Fish Fruit Model Azure Dragon. Maybe ito yung pinakamay mababang tsansa sa listahan natin na tinutukoy ng Gorosei. Pero nung nag-backread kasi ako ng mga chapters, may napansin lang ako na pwedeng ito nga yung Devil Fruit na tinutukoy ng Five Elders. During nga sa istorya ni Sengoku patungkol sa God Valley Incident, ang rason daw kung bakit naglaban itong Rock Pirates laban kila Roger at Garp, dahil sa may Celestial Dragon nga daw na kailangan protektahan sa God Valley. Diba parang ang babaw ng rason? Dahil lang sa may Celestial Dragon sa God Valley kaya nagkaroon ng matinding labanan? Ang isang nakakapagtaka pa nga dito, bakit nandito sa God Valley itong Rock Pirates? At bakit nandito rin si Goldie Roger? Yes, naiintindihan ko pa kung bakit nandito sa God Valley si Garp. Dahil sa meron niyang Celestial Dragon dito, since kailangan nga niya itong protektahan. Pero the fact na itong dalawa sa pinakamalakas na karakter sa era nila na si Roger at Sebek nasa God Valley, ano yung rason nito? So para sa akin pwedeng dahil sa Uranus. At itong Uranus nga na tinutukoy ko yung mismong Devil Fruit ni Kaido na Fish Fruit Model Azure Dragon. During nga sa chapter 999, nalaman nating lahat na si Big Mom mismo ang nagbigay ng Devil Fruit kay Kaido. At ano yung sinabi dito ni Big Mom? May lifetime debt nga daw itong si Kaido sa kanya. So dito pa lang mapapaisip ka na kung bakit naging panghabang buhay na utang ni Kaido kay Big Mom itong Devil Fruit na to. Binigyan niya lang naman ng Devil Fruit si Kaido, di ba? Meaning may hidden reason ito. At ang tingin kong rason dito itong fish fruit nga na to, ang mismong Uranus. Yes guys, dahil pwedeng nung time na natalo na nila Roger at Garp itong si Sebek, at dahil sa hindi nga makain nila Big Mom yung Uranus, which is yung Devil Fruit ni Kaido ngayon, ibinigay niya na lang to kay Kaido. Labag man sa kalooban ni Big Mom, sa tingin ko ito na lang yung tanging rason para makatakas sila sa moment ng God Valley Incident. Dahil alam naman natin na kaya ni Kaido na makapagpalipad ng isang buong isla. Kaya possible na pinalipad ni Kaido itong God Valley at tumakas kila Roger at Garp. Or malay natin ito na pala yung Onigashima, diba? At isa pa ang pwede pang ang maging logic sa pagiging Uranus ng Devil Fruit ni Kaido, kung mapapansin nyo sa buong series nga nitong One Piece, ang tanging nakita lang natin na ginayang Devil Fruit ni Dr. Vegapunk yung Devil Fruit ni Kaido, which turns out na nakain nga yon ni Momonosuke, diba? Pwedeng dahil sa alam ni Kaido na yung Devil Fruit na taglay niya yung Uranus, kaya siya nagka-idea na siya pala si Joy Boy, na may point kung bakit napunta sa kanya yung Uranus. At itong awakening nga ng Devil Fruit ni Kaido, hindi na isang isla ang kaya niyang mapalipad, bagkos isang kontinente na. What if itong Devil Fruit ni Kaido ang rason kung bakit nagkaroon ng red line? Anyway, ito na nga sa tingin ko yung mga Devil Fruits na candidate sa pwedeng tinutukoy ng Five Elders ng World Government na binago daw ang pangalan at na-awake na. So kayo ba? Gusto ko kayong marinig. Ano sa tingin nyo ang Devil Fruit na tinutukoy ng Gorosei? So kung may naiisip kayong malupit na idea, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Magbato kayo ng idea at malay nyo tumama kayo, diba? Bali dito na nga nagtatapos itong maikling video natin. So yun lang. Peace!